good day everyone. This is your boy Bien again and again and again. So yun, samahan nyo ako at may ibago na naman tayong content sa araw na ito. At ang content natin ngayon is kung paano ko kayo matutulungan, paano makapili ng tamang motor para sa inyo. So kung nagbabala ka ng bumili ng motor pero hindi mo alam kung anong motor yung bibilin mo, well, sasabihin ko sa'yo, nasa tamang video ka. Kaya without further ado, samahan nyo ko. Pupunta tayo ngayon sa motorcycle shop kung saan tayo magtitigay ng motor na para sa'yo. Okay? So, yun. Tara na. Well, umaandar na ako. Kaya tara na talaga. So, yun. Pupunta tayo sa pinakamalapit na motor shop sa amin na maganda-ganda. Sa Yamaha store tayo pupunta pero KTM ang motor natin. O, diba? Galing! So, don't worry. So, guys, good news ko sa inyo. Hindi na tayo naka-cellphone ngayon. Tayo ay naka-GoPro na. Woo! GoPro na tayo. So, kamusta naman? Pero hindi ito yung latest version, ha? So, yeah. Sana mas okay na yung ano. So ito, na-test ko na rin, mas okay yung audio nya. Wala nang wind noise. Meron pero hindi na ganun. So sana tuloy-tuloy na to. And yun nga no, thank you dahil 37 subscriber na tayo. Medyo na late ako mag-post ngayon dahil marami din akong ginagawa. Pero sana guys, sa mga nanonood, please subscribe and hit that notification bell para update kayo sa mga next videos ko. Okay? So yan, patawarin mo na natin si ate and tayo naman tumuwid. And yun naman no, sana mag-subscribe kayo para dumami yung pamilya natin sa channel na to. Okay? So, yun nga, balik tayo sa topic. Malapit lang naman yung Yamaha rito sa amin. Ang init kayo. Grabe. Kamusta naman kaya dyan sa lugar nyo? Mainit. Ganto rin bang kakaraw? Pero buti na lang, hindi traffic pag ganto sa gantong oras sa amin. Well, alas dos pa lang naman ngayon. Alas dos ngayon. Sana all may OBR. Woo! Sana all may OBR. Traffic, traffic. Recording pa naman tayo. So na-disappoint na talaga kasi ako, wala na talagang pag-asa yung sa cellphone. Kaya ito, napag-GoPro. Kaya yun. Ma'am sir, sana mag-subscribe kayo. Well, don't worry. Magbibigay ako palagi ng mga magaganda at makabuluhang content sa inyo. Pero paminsan-minsan, lalagyan din natin ng kalokohan. Okay, so yon traffic. Ang hirap ng natatraffic. Thousand years later. Ma'am sir, yung pupuntahan natin Yamaha, bagong bukas lang na Yamaha. So kung taga Mandawi ka, good news to sa'yo kasi bago lang siya and maganda tong Yamaha store na to. Updated sila sa mga motor, maraming stock. So pero yun nga lang, sana pwede mag-video doon.
And yun, tulad sana nung sa nakaraan nating video sa pagpunta ko sa Motorcycle City, sana walang lalapit na mga ano sales, kasi nahihiya ako minsan magsalita pag may mga sales na eh. So feel nyo ba yun yung ganun? Kahit yung pag sa department store, di ba parang nakakailang gumalaw? Ewan ko kung sa akin lang, pero kayo ba? Ako kasi naiilang ako, gusto, ayoko nung may parang lumalapit kasi nahihiya ako. Yung tumitiging ka lang naman, pero nagbibigay sila ng service, which is okay. Maganda naman yun, sir. Try yun yung trabaho nila. Pero syempre, nahihiya ka kasi ina-accept nila yung oras sa'yo. Kasi, yun nga, hindi ka naman sigurado kung bibili ka, tamang tingin ka lang naman eh. Pero kahit bibili, alam ko sa sarili ko na bibili rin ako minsan. Nahihiya pa rin talaga ako. Hindi kasi ako, ano eh, socialized na tao. Lalo na pag hindi ko kakilala. Pag nakilala niya ako, kupal ako sa kupal talaga. Pero yun nga, pag di ka pakipakilala, hindi sa, ano yung tag dito? Maarte, hindi sa ganun. Mahiyain lang talaga ako. Pero, sa lahat ng mga kaibigan ko, palaging ako yung nag-uumpisa na makipagkilala. Pero syempre, umaabot pa rin yung isang linggo bago nagiging ganun kakapal yung mukha ko. Pero pag hindi pa, yun, nahihiya pa rin ako. Pag yung mga first day, nahihiya ako. So yan, malapit-lapit na tayo, ma'am, sir. Yun. Ay, ano ba? Oh, malapit na. Tama. So medyo traffic lang, tiis lang. Ayoko mag counterflow, solid lane yan. Oh yun, yun nga pala no, sa mga kapwa ko vlogger, sana maging mabuti tayong ehemplo. So kapag nagbibideo tayo, iwasan natin maging kamote, sumunod tayo sa batas. Kasi tayo yung sinusundan eh, ng mga ibang rider. So pakita natin na maayos tayo para maging maayos din sila, di ba? Share natin yung pagiging matino, hindi yung pagiging kupal. Para hindi dumadami yung mga kamote. Sa atin na yung pagiging kamote na lang. So yun, nandito na tayo sa bagong Yamaha store dito sa Mandaue City. So we're open. Ano? Okay lang dito, sir? Okay lang po marada rito? So, yun. Balik ako pagkapasok ko doon. Daming motor, oh. Nasa loob na tayo, ma'am, sir. Okay. So, yun na nga, no? Kung ang... So, mag-umbisa tayo sa scooter. So, kung ang hanap mo ay tamang pang-service lang at gusto mo nga yung tipid sa gas, I recommend you na magumamit ka ng scooters. Okay, tulad yan. At yan, okay. So yan, kung hanap mo ay tipid gaming at pang service lang naman at hindi naman masyadong up sa iyo yung forma and gusto mo relax, scooters ang ma-recommend ko sa'yo. Well, hindi ko sinasabing pangit ang scooters, pero ang pogi naman ang mga scooters ngayon, okay. So yan, meron sila dito yung mga bagong NMAX version 2. Ang ganda ng kulay nito. So yun, gaganda ng kulay oh. NMAX. Meron din sila dito, Mio Soul. Soul Eye. Aerox, yung lumang version meron pa sila rito. And not sure kung meron sila ng mga bagong Mio. And meron din sila dito nung ano, mga unang Mio pa. And ito, ganda oh. Pogi. And yun.
Tingnan natin. So hindi ko sure kung ito yung bagong Aerox, pero parang ito yata. So meron din sila dito. So yan, yan yung mga marerecommend ko sa inyo kung tipid gaming yung hanap nyo at tamang service at relax na position. Okay, scooters yon. And dun tayo sa second list. At kung ang habol mo naman ay, kung ikaw naman ay tipo ng rider na medyo aggressive, gusto mo ng mabilis-bilis, ang maire-recommend ko sa'yo, Underbones. Relax na relax yan, medyo sporty na sporty rin. Para rin silang scooter, mas tipid din sila. Yun nga, no, kung gusto mo ng aggressive at ayaw mo ng scooters at gusto mo rin ng medyo aggressive, Underbones ang maire-recommend ko sa'yo. Sila ay aggressive, medyo relax. Aggressive, I mean, malakas yung makina, hindi sila basta-basta rin. Yun, tulad nga ng Sniper. So yan, aggressive sila, hindi naman ganun nakakatired yung position nila. So yan yung marerecommend ko sa'yo, tipid gaming at performance ang hanap mo at relax yung position. Okay, so yan yung marerecommend ko. And yun na nga, no, so dun tayo naman sa next. Kung performance na hanap mo at sporty at medyo mukhang big bike, well, ito nang marerecommend ko sa'yo, isang naked bike. Yan, yun nga yung feeling yung gustong medyo sporty talaga, yung datingan yung parang big bike pero ayaw nyo ng sitting position ng sports bike, naked bike ang maibibigay ko sa inyo. Yun, so well, sa mga gantong motor tipid sila, pero huwag ka na mag-expect na kasing tipid sila ng scooter at Underbone, dahil performance bike yan, huwag ka nang umasa na magkakaroon ka ng magandang gas mileage, pero magkakaroon ka pa rin naman, depende sa CC yan. So Underbone. At kung ikaw naman ay mahilig sa mga maduduming lugar, ito naman ang maire-recommend ko sa'yo, isang dirt bike. All-terrain motor to, performance bike din siya, no, pero yon, huwag kang mag-expect na makakahabol to sa mga naked bike at sports bike, kahit pare sila ng CC. Pero kapag nasa rough road ka naman, huwag ka nang umasang makakaabot ka dito. So yon, pang dirt kasi talaga to, design talaga siya doon. And yun na nga, no, kung ang habol mo ay mabilis ang takbo, tiis pogi, well, ito ang para sa'yo, sports bike. Ito talaga yung top of the line, sports bike na yan. So yun, kung tiis pogi talaga at performance talaga ang hanap mo, banking banking, yan ang mayre-recommend ko sa'yo, isang sports bike. So yun, sana nagustuhan yung video ko for today. And kung sa presyo, tingin-tingin tayo dun sa mga motor na may presyo para may reference kayo. So sa bagong Aerox, ito ang presyo niya, 112,000. Non-ABS to, ayan yung down payment, 15,000. And yun yung mga monthly niya. And may rebate din siya na 300 pesos. So ito yung bagong ang Aerox. Ganda ng mukha, guys, oh. And sa Yamaha, sa Yamaha NMAX naman na version 2, ayan, 120,000 ang ABS din, 25,000 yung down mo, and yan yung mga monthly mo, and may rebate din na 300 pesos. Ganda, oh. Okay, tingin tayo sa ibang motor. Okay, so sa Mio naman, 67,000 yung presyo niya. Down niya is 39, at yan yung mga monthly niya. At may rebates din syempre. And ang pinaka-pogi, ito yung mga bala kong next bike after ko sa RC. So siguro mga after 2 years, mag-upgrade tayo ng R3 or Ninja 400. Comment down below kung ano bang mas maganda, Ninja 400 or Ninja 300. Ah, Ninja 400, okay? Ninja 400 o Yamaha R3. Yan din yung yan yung presyo niya, 260,000. 50,000 ang monthly, at ito yung mga at 50,000 yung down payment, at ito yung mga monthly niya. May rebate din syempre. So yun. And tingin naman tayo sa iba naman. And yan, for the Mio Soul Eye, ito yung presyo niya, 79,000, 4,000 yung down payment, at
Ito yung mga monthly niya at may rebate din. Okay, so sa ngayon, ito ang Yamaha store na to ay located sa located siya sa Mandaue City. Okay? So yan, sa mga taga Cebu dyan, taga Mandaue, baka alam nyo itong lugar na to, okay? So yan, tingnan nyo na lang sa description box yung full address ng lugar na to. So yan. So yan, what's up everyone? So yan, natapos na tayo sa pag-ikot ko sa inyo sa loob. And yun, sana nagustuhan nyo. And sana nakatulong tong video na to para makapili kayo ng next motorcycle nyo. So yun, ito ay ayun, basta ilalagay ko na lang yung address na itong motorcycle na itong Yamaha store na to sa ano, description box. And yun, okay, kung isa ka nga rin para sa mga ninja fans sa Kawasaki Ninja, okay, may maganda akong balita sa inyo kung naghahanap ka ng Ninja 300. So baka ito makatulong din tong video na to, pero sa pagkakaalam ko, wow, puta, wala na yung Ninja 300, nabili na. Pero yun, may Ninja 300, ay meron pa pala, ayun yung puti sa loob, may Ninja 300 pa sa loob. So yun, lalagay ko na lang yung address kung naghahanap ka ng Ninja 300. Okay, so yun, tara na, uwi na tayo. Tapos na ako sa pagtulong. Sana nga yun, nakatulong tong video na to para mahanap ang susunod mong motor o first bike mo. Okay, so and also, yun nga, kung nasayahan ka naman sa video na to, please do subscribe on my YouTube channel and pakahit na rin yung pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa next video ko. And yun, pakilike na rin kung nagustuhan mo itong video na to. At sana dumami tayo. Sana lumaki itong channel natin. And yun, tiwala lang tayo. Trust the process. Hindi naman yan biglaan din eh. At sa mga katulad kong inspiring motovlogger, simulan nyo na rin yung dream nyo, dahil tulad ko, inuumpisahan ko na. Kasi mahirap pagsisihan sa huli na sana na manghihinayang ka sa huli na sana ginawa ko pala, no? So yun, kung hindi maging successful, okay lang, at least tinry mo, di ba? Kesa yung pagsisisi na sana ginawa ko pala. Okay, so yun, huwag lang kayong paghihinaan ng loob. Tuloy-tuloy nyo lang yan. And yun, salamat dun sa kaibigan kong motovlogger din, na siya yung nagturo sa akin kung anong dapat kong gawin. Salamat sa'yo, Bri Nocio. And yun, basta tuloy nyo lang yan kung ano yung mga dream nyo. Kung di man yan motovlogging, tuloy nyo pa rin. Basta kung yan yung dream nyo, huwag kayong susuko. Aim high, never surrender. So yeah, this is your boy Bian again and again and again, nagsasabing aim high, never surrender, rock and roll!